Ang inayon po natin, Espiritu Santo, ay isang puting kalabate. Pero yun nga, yung pakpak niya, pangpakpak ng angel, ng lalaki. Hindi siya pakpak ng kalabate. Kasi yung pakpak ng kalabate, parang pag-ganun lang siya eh. Yung pakpak ng angel. Tapos, yung tuka niya, ginto, pati yung matalya ginto. Yung dito pa rin, yung sa libid niya, may cross. Tapos may tuka yung tungkod. Ay, may tuka yung... tungkod. Tungkod niya may tuka. Ang tungkod niya may tuka. Yung tuka niya, may hawak na tungkod. Binaliktan mo ata siya. Yung tuka, may tungkod. Interpretasyon din ang test. Maraming salamat aking marami. Panatilihin niyo ang aking mga buhay. Higit ang aking pinakamahalagang buhay sa inyong mga puso at kalooban. Panatilihin niyo na maging mababa sa lahat ng kapwa niyo. Panatilihin niyo na maging tikom ang inyong mga labi o mga bibig. Iwasan ang mga masasamang bagay, bigkasin, kundi ang ipanalangin ang lahat ng masama at itapon ito sa apoy ng tiyerno. Napakapalad ninyo aking mga anak. Sa araw-araw, nating tipanan sa lahat ng itinalaga ng Ama, sa bawat tingin niya na itinalaga niya, na naroon din kayo ang lahat. Nakikipagtipan sa amin upang harapan ninyong mapakinggan ang aming mga kapahayagan. Ito ay magdudulot ng kabutihan, hindi lamang sa inyo, maging sa mga kapwa-tao. Dahil ibabahagi ninyo ang lahat ng kabutihan na nagmumula sa Diyos. Ganun nga ang narapat na makita sa bawat itong na ilos. Lahat kabutihan, lahat pag-ibig ang ipapadama. May kapayapaan, may kagalakan. Sa bawat paghayo ninyo, nawa nasa sa inyong mga buhay, sa inyong puso't kalooban ng mga bagay na ito, na ito ang pinakamahalagang mga bunga na nararapat manatili sa araw-araw ninyong pamumuhay. Na isa pamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil masigit na kalulugdan ng Diyos ang mga lingkod niya kung ito'y naisa sa pamuhay ng bawat isa. Ano man ang mga bagay na hindi makatutulong sa inyong buhay pag-iikot, itapon sa apoy ng tiyerno ang lahat ng yan na masasama, aking mga anak. Kundi ang lahat ng kabutihan lamang ang ibahagi ninyo sa kanilang lahat upang sila ay inyong maidala sa banal na paanan ng Diyos. Upang sila rin ay maranasan na kapiling ng Diyos. Lahat ng biyaya ng Diyos ay malasak din nila tulad ninyo. Maranasan nila ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos tulad nila. Kaya huwag kayong mapapagod maglingkod sa inyong mga kapwa. Huwag ninyong pagsasawaan na paglingkuran sila lahat. Ano man ang inyong nararanasan, hirap man ang inyong kalooban, sakit man ang inyong mga pangangatawan, pagtsatsaga lamang, pagsasakripisyo, ang iaalay ninyo sa kanilang lahat. Pananalangin lamang, pag-ibig lamang, kababaang loob, dahil yan ang aking mga bunga na nararapat makita at isa sa pamuhay ng aking mga. Huwag ninyong kapaguran ang magpahayag ng katotohanan
ang magbahagi ng katotohanan. Dahil diyan dadaloy ang biyaya at grasya ng Diyos. Sa mga panahong ito, higit pa na pasalamatan ninyo ng lahat ng pagsubok na pinagtulad ng Diyos sa inyong mga buhay. Maging ito man dito sa inyong komunidad o sa labas ng inyong komunidad. Lahat yan ay inyong pasalamatan, aking mga anak, upang kayo man ay magiging matatag lagi sa lahat ng pagkakataon. Kaya tatagan ninyo pa, aking mga anak, ang inyong mga kalooban. Higit ang katatagan ng inyong pananalig at pagtitiwala, higit ng inyong mga pananampalataya. Mag-aral kayo sa kanyang salita. Dahil magiging pinasa kayo kapag hindi kayo huminto sa pag-aral ng kanyang salita. Magsunog ang inyong mga kilay upang iyan ang panimula na kayo ay magiging binasa. Kaya't aking mga anak, naway sama-sama kayong magkaisa lagi. Mag-unawaan, magmalasakitan, magtulungan. Magpunuan ang mga pagkulang ng bawat isa. Pagpatawaran sa mga pagkakasala. Dahil kayo ay narito pa, nasa laman pa kayo. Tao pa kayo na naglalakbay sa mundong ibabaw nito. Kaya't aking mga anak, ang aking mga tagubilin ay huwag ninyong kalilimutan o kaliligtaan ng lamang. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapatid upang sila man ay mapaglakanan ang lahat ng masamang elemento na namin lamang sa paligid. Naibig sirain ang inyong pananampalataya. Naibig gapigin ang inyong mga pananampalataya. Naibig gapigin ang inyong mga pag-ibig. Pag-ibig lang ang magiging puunan ninyo. Itian nyo lamang ang lahat ng inyong maririnig. Tanggapin at ipaglangin sa lahat na naway mabago nyo. At maidalan nyo sila sa banal na pangalan ng Diyos. Upang hindi sila kaawa-awa sa pagdating at pagbabalik ng Panginoon sa mundo. Maraming salamat, aking mga anak. Pagtibayin ninyo ang inyong kalooban. Pakatibayin ninyo ang inyong kalooban. Lumaban sa tama, lumaban sa tama. Hindi sa salita, hindi sa gawa, kundi sa pag-ibig at kababaan to. Ang aking mga pinakamahalagang bunga, ang iyong ibahagi sa kanila. Maraming salamat hanggang sa muli nating pagtitipan. Hanggang sa muli nating pagtitipan sa banal na tahanan at sa lahat ang gawain ng Ama na kanyang itinakbo dito sa inyo. At kayo ay maging handa na, aking mga anak, sa paghayo. Ihanda na ninyo ang inyong mga kabab. Asahin ninyo ang inyong mga kabab. Maraming sa inyo. Praise you. Praise you.